So hello, what's up mga guys, no? Welcome to GI Vlog Silat. Again, and today's videos guys, i-share ko po sa inyo, ipapakita ko sa inyo mga guys yung pagdidirasting namin accommodation and painting mga guys using a bomb lip equipment, o kung tawagin na ba ay cherry picker, no? So ayan guys, samahan niyo po kami guys. So ito pala mga guys, no, mangangato kami sa accommodation namin mga guys, gamit namin yung boom lift o cherry picker, no, na rent ng company namin mga guys, no. Ayan si AB mga guys, dalawang AB sumasakay, yung isa nagda-drive po yan, yung isa yung kumakawayan yan, magkakatok, mga magigiting na AB natin yan, si Remart, at saka shoutout Remart at saka MD, no. So ayan guys, sumakay na sila dahan-dahan mga guys, at sila ay lilipad na, hindi pala, tataas na pala mga guys, hindi lilipad. So ito pala mga guys yung ginamit namin, ito yung boom lift na nirent ng company namin mga guys, bago siya, malaki siya, tapos yung ano pala ito guys, yung marireach na taas is 42 meters. So napakataas po, no, napakagandang gamitin guys, ano, komportable siya. So malaking pasalamat namin guys na yung request namin is granted na mag-rent sila ng boom lift, no. So otherwise mga guys, kung hindi sila nagpadala ng boom lift, ang gagamitin po namin diyan is stage, yung gindula mga guys. Medyo mahirap po 'yun magalaw kasi marami siyang ano, tsaka maraming tao na kailangan, sasakay ka doon sa ano, marami magi-standby. So eto mga guys, tipid sa tao, no. So yung iba pwede mong ilagay sa ibang trabaho, kaya dito ang kailangan na dito mga guys, tatlo lang, isa yung mag-lookout sa baba mga guys, dalawa yung magkakatok. Ayan mga guys, so nasa taas na sila, napakataas po yung abot niyan guys, hanggang doon yan, maabot po yan guys sa may ilalim ng bridge wings, no. So but anyway mga guys, pukunti lang naman yung katoka namin dyan, dahil yung barko hindi pa naman ganong matanda, 7 years siya, tapos mula nung ano guys, mula nung ginawa siya, ngayon lang siya na-dry dock uli, no. So parang may mga spot lang na mga kalawang dyan na mga iilan, yung iba mga stain lang, so hindi pa siya gaanong ano, no, mataba yung kalawang. So madali lang namin katukan yan mga guys, at pagkatapos po namin kakatukan yan, ipopulkot po ng ano yan, ng puti uli, pipinturahan po, gagamitin po namin dyan guys ay yung spray, no. So kung napapansin nyo dyan sa harap na akomodasyon ng mga guys, marami siyang porthole dahil malaking, medyo malaking barko ito, at yan po guys, yung mga porthole na yan, yung mga bintana na yan ay kakapiran po namin ng plastic sa loob, no. Doon po sa loob parang iipitin lang siya mga guys para hindi siya mapinturahan. So ayan guys, nakikita nyo, abot na abot doon mga guys sa ilalim ng bridge wing, no. So napakalaking tulong po sa amin mga guys talaga deck na dumating tong boom lift na to mga guys, ano, napakaganda po niyang gamitin mga guys, ano, at bago po yan mga guys, sana ito pala guys, tong boom lift na to is operated by battery mga guys, ano. So sa charge lang siya mga guys, pag after ng trabaho namin mga guys, na charge namin yan all night, no, para the next following day ay ready naman siya sa bakbakan mga guys, para magamit na naman namin, kailangan mo siyang i-charge. Ayan mga guys, so bago yan mga guys, operated by battery mga guys, napaka sophisticated po ng makina ito mga guys, napakagandang gamitin mga guys sa barko, yung matataas sa parte ng barko, abot na po niya, no, lalo na mga tok, mamintura. So at kung makikita nyo mga guys, mayroon siyang ano dyan mga guys, mayroong parang lubid, hindi po lubid dyan mga guys, air hose po yan, kasi ang ginamit po namin dyan mga guys sa pag-derusting is a pneumatic grinder, yung dihangin po ng mga gamit, no. So ayan mga guys, so napakataas yung maabot niyan, at dyan na lang po yung portion na naiwan mga guys, no, na kakatukan, at papakita ko po rin sa inyo mga guys, no, kung paano namin yan pinturahan gamit tong boom lift na to, o cherry picker kung tawagin sa iba. Ang gagamitin po nga pala namin, sabi ko nga, spray, no, para medyo mabilis siya, kasi sa spray mga guys, napakaganda po yung spray yung gamitin, kasi nandyan na yung quality and quantity of words, no. So yung satisfaction mo, expectation mo sa mga
sa result ng trabaho is napakaganda. So, yun yung mainam na gamitin. Mabilis na siya, maganda pa yung daan. So, ika nga, quality and quantity nag-combine. So, ang resulta, napakaganda po mga idol, no? So, ipapakita ko rin sa inyo mga idol kung paano namin pinturahan niya na gamit ang spray machine. At abangan nyo lang po mga idol. Mga guys, ayan, kakatukan lang po namin yan mga guys. At napakaganda po dahil ayan mga guys, oh, ika nga operated by battery itong machine na to, hindi siya maingay. Dito mga guys sa shipyard sa Denmark, sa Odense, yung mga ginagamit po ng ano, ng mga S-device, ano din ganyan din, pero di makina, maingay po siya, ano. So ito walang ingay gaano. So ayan mga guys, yan yung baba ng accommodation namin sa May Lasing Bridge, ano. Yan may mga dalawang tao din mga guys na nilagay ko dyan para magdirasting, no. Pero hindi naman gaano maraming kalawang, no, dahil may 7 years ulan yung barko. So mula nung ginawa siya, ngayon lang siya naka dry dock, so hindi pa siya ganong ganun kasama yung ano, yung mga kalawang o ganun kadami. Ayan mga guys, oh. Ayan mga guys, dalawang tao dyan sa may baba ng Lasing Bridge, no, nagkakatok din. So yan yung itsura ng boom lift mga guys, no. Talagang matibay siya mga guys. At ayan mga guys, may isa yan si EB mga guys, yung isang EB nagsakay sa ladder, ano. Pero naka-harness naman siya mga guys. Tapos yung isa naman mga guys nasa Lasing Bridge lang, no. Hindi na niya kailangan ng harness kasi hindi naman risky na mahulog, no. So maliban na lang kung tatalon siya, pero hindi naman siguro, ha, joke lang. Ayan mga guys. At maya-maya lang mga guys, or matapos na yung katukan mga guys, the next following day mga guys, siguro pwede na namin i-ano yan, pinturahan ng spray machine, no, gamit namin. So napakaganda po mga guys. Yan mga guys, ano na pala kami dito mga guys sa shipyard, mga more than a month na kami dahil marami silang tinatrabaho sa makina. Tapos yung may mga nasira kasi yung makina. Ito na mga guys, ito na yung next day mga guys, no. Kaso lang mga guys, malas tayo, sumama yung panahon mga guys. Ayan, pahinga muna si boom lift, no. Itong araw na to mga guys, pinding ang trabaho namin dahil nagyayelo na mga guys. So napakataas ng humidity mga guys. At pagising namin, ito yung naabutan namin. At hindi po din tumira ng pamintura mga guys dahil ayan mga guys, so nagyayelo. Pinaglaruan nga ni OS mga guys, ano. Tapos yung humidity napakataas mga guys, no, nasa mga 100%, no. At according to weather forecast mga guys, no, siguro mga alas 10 ay huhupa na yan. Sa mga 80% or 90% pwede na yan guys, no. Mamintura. At saka sisikat na yung araw dyan mga guys, pag alas 10 daw. Eto mga guys, ito na yung time sana na nga tirahin namin, pinturahan na namin guys. Kaso lang, ito nga yung nabuta namin pagising ay ayan, nagka-yelo-yelo na yung kuberta po. Hindi naman karami, pero hindi pwede talaga guys na tirahin ng ganyan, no. Dahil nag-snow siya, no. Nag-freeze siya. Nag-frozen mga guys, ano. So ayan yung panahon mga guys, oh. Mataas yung humidity, gawa ng fog, no. Pero mamaya-maya lang guys, pag nawala yan, babanatan na namin yun mga guys, ano, para matapos na yung project na yan mga guys. So ayan na mga guys, no. So ito na mga guys, medyo lumiwanag na mga guys, no. At yan si boom lift na guys, mamaya lang babanat na naman yan mga guys. At pinahinga tamang-tama din guys, papahinga muna siya saglit, no. Pinahinga lang muna namin at mamaya-maya ay gagamitin na siya mga guys ng mga tropa peeps namin dito, no. Mga guys, oh. So nakahanda na lang yung mga lahat mga guys. Ang panahon na lang, maya-maya lang pag lumiwanag at bumaba yung humidity mga guys, ay tapos na yung accommodation na yan mga guys, no. So sige lang, standby ka lang boom lift, at maya-maya gagamitin ka ng tropa peeps, no. So ito pala mga guys, bago po yan mga guys. So ayan po mga guys, at makita nyo may mga control pa yan guys, may mga saramin-saramin, may ilaw. Ayan mga guys, napakainam po na gamitin sa mga pamimintura. At ito na nga guys, ayan na, tumira na kami mga guys. Dahil nagpakita na si Haring Araw at bumaba na yung humidity mga guys. So samantalahin na natin yan. Ayan na mga guys, oh. Tinitira na mga guys ng tropa peeps. So ayan mga guys, oh. Napakaganda po ng spray machine namin mga guys, no. Napaka fine na makapakintab po ng daan yan mga guys.
So, tira na ang tira lang mga guys at matapos rin natin yan mga guys, no? So, ayan mga guys, yung mga porthole na yan mga guys, walang ano yan, walang problema yan mga guys dahil po nakabalot na po ng plastic yan sa loob, no? Sa loob pinalot para pag isinara mo siya mga guys, may ipit lang yung plastic. So, safe na siya, hindi na siya mapinturahan. At ayan mga guys, oh. Napakainam po gamitin ng spray na yan mga guys. So, yan mga guys. So, yeah, sinabi ko nga mga guys, more than a month na kami dito sa Odense Shipyard dito sa Denmark mga guys. Pero mga ilang weeks, mga 1 week na lang mga guys, something is alis na po kami dahil matapos na po yan, matapos na po yung mga ano sa makina. Pero yan mga guys, at babalik na sa service, no? Pero ang pagkaalam ko mga guys, may gagawin pa sa labas, mag-aank lang muna dahil may tapusin lang yan para bago mag-face in sa bagong service mga guys, no? So ayan mga guys, so ayan yung pintura na ginagamit namin. May mixer din kami mga guys na napaka-sophisticated, malaki, no? Electric na mixer mga guys, so intended for mixing of paint ang talaga yan mga guys, no? At yan ay napakainam din na mixer, napakagandang gamitin na mixer ng pintura. So ayan na mga guys, ito na yung inaabangan natin mga guys, no? At matapos rin yan mga guys, no? Dahan-dahanin lang namin yan mga guys. At may ang likod yan mga guys ay sa all after that ay titirahin rin namin ang pintura at saka dirasting. Pero doon sa likod mga guys, kunti lang yun mga guys yung kalawang mga guys, no? Stain lang. So palagay ko mabilis lang yun mga guys. At sana mga guys, bigyan tayo ng magandang panahon na naman sa susunod pang mga araw mga guys para tuloy-tuloy lang labanan dito sa dockyard mga guys, ano? Napaka-unpredictable talaga ng ano rito mga guys, mga weather conditions sa Denmark, no? Minsan uulan, minsan mag-i-snow, minsan magpa-fog, tapos mataas yung humidity, kaya putol-putol po ang trabaho namin dito mga guys, no? Sa maintenance. Dahil unpredictable nga yung weather condition. Minsan magpakita si Haring Arong mga guys, alas 10 na, alas 11 na. At anyway, okay lang naman yan. Hindi naman natin hawak yung panahon. No? Ang importante mga guys, makisabay lang tayo sa kanya para walang problema. No? Sasabayan po namin ang panahon mga guys. No? Pag hindi ka sumabay, talo ka po. So, ayan mga guys. At yan na yung mga pintura na ginagamit namin mga guys. Oh. Ito pala mga guys, at ako yung magpasalamat pala ako guys sa panonood sa video ito. Huwag niyo pong kalimutan mga guys na mag-subscribe kayo sa GI Vlog Sea Life. Ito po ang kwento ng buhay ko dito sa barko mga guys, at sana po okay lang kayo dyan.